Kamusta kayo? Today, pag-usapan natin yung balita dito kung bakit medyo merong mapapansin lang tayo dito na sinabi sa balita, no? At tingnan natin kung anong masasabi rin ninyo dito. So kung hindi ka pa nakasubscribe, hit the subscribe button and notification bell. Let's go! So yun nga guys, ito po yung naka-post dito sa, it was uploaded yesterday, no, one day ago na. And sabi dito sa UNTV, tiniyak ng National Security Council na hindi titiklop ang Pilipinas sa puwersa ng China at sa illegal nitong utos na hulihin ang mga papasok sa inaangkin nitong teritoryo sa West Philippine Sea. Hinimok rin ng ahensya ang China na buksan sa international scrutiny ang baho de Masinloc para malaman ang kalagayan ng bahura. Okay, so una sa lahat, no, maganda po yung caption dito, no, na sinasabi ay tiniyak ng National Security Council na hindi titiklop ang Pilipinas. So, may assurance daw, no? Titignan natin yung pagkakasabi ng tiniyak. So, inassure na hindi titiklop, hindi papatinag ang Pilipinas sa bansang China sa ginagawa nito. No, sabi dito, hindi titiklop ang Pilipinas sa puwersa ng China at sa illegal nitong utos. Kasi para sa inyong kaalaman, itong mga nakalipas na araw ay naglabas po ito ng statement o ng deklarasyon na sinasabi ay nagaya lang nakasulat po dito, no, disclaimer lang. Nakabase lang din po tayo kung ano yung sinasabi ng mga pahayag, no, katulad po ng UNTV. Sabi dito, at sa illegal nitong utos na hulihin. Kasi kailan lang, no, naglabas, no, ng utos na hulihin ng mga papasok sa inaangkin nitong teritoryo sa West Philippine Sea. Ito naman yung sinasabi kong maigi na makikita po natin. Kasi 'di ba, merong binabanggit na China Sea, no, dagat ng China. So ang totoo naman 'yan, 'di ba, nakapalibot yung mga bansa doon, isa ng malaking nasasakop doon ay yung China talaga. Ayon sa pagkaunawa ko, at sa mga katabi rin ng bansa, siyempre may kanya-kanya silang sinasabi exclusive zone, no? Correct me if I'm wrong. Merong nasasakop ang bawat bansa doon na sinasabi nga ay kinikilala ng UNCLOS. At natural, matatawag na minsan yung yun na minsan na West China Sea, ganun ba? No, China Sea. Pero hindi palagi tatawagin na ganun dapat kasi hindi naman China Sea talaga lahat yun eh. May parte sila doon, may parte rin ng ibang bansa at yun yung pinagtatalunan, yun yung pinag-aagawan ng mga tao. Dahil actually hindi naman pinag-aagawan, yun yung nagiging problema dito sa China. Inaangkin nila kahit yung exclusive zone na ng ibang bansa. So again, no, hindi tayo eksperto, correct me if I'm wrong. You can comment, you can give your comment or opinion dyan sa comment section at pag-usapan natin yan. Pero ang isa sa binibigyan natin ng pansin, appreciation dito ay pagka may ganito, no, West Philippine Sea. Kasi may parte rin talaga yung bansa natin. So yun naman yung nakikita natin literally at yun yung nakasaad maging sa naipanalo na laban dun sa panahon ng 2016 yata, no? Dun sa mga may alam, no? Alam ninyo yan kung anong panahon yun exactly, pero ang point dun ay may naipanalo na po tayo dun sa international law o kung ano man yung tawag po dun sa sinasabi nga po na bilateral ba yun? Yung mga sinasabi na ruling dito sa mga karagatan na ito internationally. So ang point lang dito, 'di ba, ay hindi naman ito actually yung pinag-uusapan natin. Kundi, 'di ba, may malinaw na sinasabi na tayo ay internationally kinikilala doon sa karapatan may bahagi yung Pilipinas. Pero dito sa balita na to, di ko alam kung kayo ano bang masasabi ninyo kasi sabi dito sa dulo, no, matapos yung mga issue dito, no, you can search this video naman ng UNTV. Ito yung title, PH, hindi titiklop sa China, arrest order sa WPS, baho de Masinloc, buksan sa international scrutiny. So play natin yung bandang dulo, no, tignan ninyo dito. So this is a very big problem for them. So for China to counter all this kind of impact to the civil society, they have to say something to at least threaten the people. Samantala,
Hinamon ng National Task Force West Philippine Sea ang China na pumayag na kumuha ng third party o sumailalim sa international scrutiny ang Bajo de Masinloc upang malaman ang tunay na kalagayan ng bahura. Ryan Lacanla. Okay, so ang question doon, 'di ba, itong part na to dito sa description ng video, no, na binanggit din naman doon sa video, na sabi hinimok rin ng ahensya ang China na buksan sa international scrutiny, o kung di ako nagkakamali, yung scrutiny ang ibig sabihin ay pag-aaral, examination, third party. Ang Bajo de Masinloc, which is ito yung part, I believe, ng Pilipinas, diba? Para malaman ang kalagayan ng bahura. So, ang tanong dito, ano pang aalamin natin kalagayan ng bahura? Anong third party yung iisipin pa natin kung saan, ano pang aalalahanin? Sabi dito eh, para malaman ang kalagayan ng bahura. Anong aalaming kalagayan at ano ang intensyon ng pag-alam sa kalagayan? At alam naman natin na maraming nasira ang China nang itayo nila ang kanilang mga artificial island noon pa man. At kung sila'y umaabot, kung sila'y napupunta sa Bajo de Masinloc, alam natin na hindi malayo na ganun yung kalagayan. Ngayon, hinihimok daw ng ahensya ang China na buksan. No? Medyo hindi ko lang maano yung pagkakabuo, construction ng sentence. No? Hinimok rin ng ahensya ang China na buksan sa international scrutiny ang Bajo de Masinloc para malaman. No? Scrutiny. So, ang tanong ko lang dito, no, bilang isang mamayang Pilipino na kagaya ng bawat isa sa atin na nasa kanilang mga lungsod, bahay, ay ang tanong, kailangan ba talaga, actually hindi naman sila nanghihingi ng permiso, di ba? Parang, yun lang dumadating sa akin, ha? Ewan ko kung ano yung iniisip ng iba. So, may kalayaan naman tayo magbahagi ng ating mga saloobin, di ba? At sa akin lang, hindi naman siguro, no, ang ahensya nanghihingi ng permiso sa China na magkaroon ng scrutiny or so whatever na nakikita nilang dapat gawin sa lugar na yon. So, laging question lang sa akin na hindi nga laking ipag-usap, hindi nga kinikilala ng China kung ano yung naipanalo noon. And then now, hihimukin ng ahensya o ang sinasabing dito ba, task force ba yung binanggit? International scrutiny ang... Samantala, hinamon ng National Task Force West Philippine Sea ang China na pumayag na kumuha ng third party o sumailalim sa international... Okay, so nandun yung paghahamon na pumayag. So I don't think so na ito'y papayag, or kung pumayag man ay anong mangyayari, diba? Kasunduan or what? Diba? Para sa akin, isa lang itong pagpapalabo ng kalagayan doon. Kung saan, alam mo kung saan parte. Alam nyo kung ano yung naisaad na karapatan ng bansa natin at ng iba pa rin mga bansa, kasi iba-ibang bansa rin naman may parte doon na kanya-kanya silang inilalaban, di ba? Correct me if I'm wrong, again, hindi ako eksperto, so disclaimer lang, ayon lang din sa mga nakikita natin at yung sisiyasatin natin ayon sa pagkaunawa natin itong mga bagay na to. Yun lang yung nagiging question sa akin, no? Bakit kailangan dumaan sa ganitong mga bagay kung saan meron ng unclos, meron ng mga bagay na naipanalo, malinaw na? Do we really need this engagement sa China? O mas lalo pang patindihin dapat yung mga paghihigpit laban sa mga ito? Kasi nga, di ba, ilang days pa lang nakalipas, merong mayor, di ba, sa Bamban, si Alice Guo, na questionable rin yung pagka-mayor niya. Ngayon ay nasa kasalukuyan itong pag-iimbestiga. Pero makikita natin may mga balita rin na ganito na tila naghahanap tayo ng pakikisa itong mga incheck. Kung saan nasa kalagayan po tayo ngayon na alanganin. I think siguro upon discussion din lahat ng mga bagay niyan, kasi wala naman tayo sa posisyon para pasukin ng anuman sa mga usapin nila. Pero bilang mamamayan, pinakikita nila to publicly, itong mga sinasabi na ito. At naniniwala ko, ito ay isang magandang diskurso o magandang diskusyon, magandang topic na pag-usapan. No? Ikaw, ano bang masasabi mo sa international scrutiny na ito? Ito ba ay talagang dapat po natin na ibigay, ipaalam sa China na kailangan nilang maganda na sila'y makiisa, or kailangan gumawa ng hakbang ang bansa na katulad ng Pilipinas nang hindi humihingi na ng
tugon mula sa China kasi hindi naman nila kinilala ever since yung karapatan ng Pilipinas ayon sa international law or maging dun sa UNCLOS at sa iba pang mga nabibilang sa mga bagay ng usapin na patungkol dito. So ikaw, muli, ano masasabi mo? Comment down below. Tara, pag-usapan natin yan. At syempre, hindi ka pa nakasubscribe, hit the subscribe button and notification bell para updated ka sa mga videos natin parating. So, see ya ulit sa susunod na video.